So yung span ng relationship ninyo, ano-ano yung mga challenges na at saka or mga misunderstandings na talagang na-encounter nyo na unforgettable? Feeling ko lang ah, before kasi our marriage, yung wedding namin, yun yung nangyari na may nag-crash na airplane sa... Oo, dito sa Philippines. Wedding nyo? Oo, kaya ang dami hindi nakarating na... Day before our wedding. Oo, sa Hong Kong kami nagpakasal. So, yung mga bisita namin hindi nakarating. I thought it was the saddest day of our lives. Kasi... Wedding eh. Oo, pinlano. Tapos, biglang, ang dami, half of my family hindi nakarating. Yung kuya ko, yung family niya hindi nakarating. Siyempre, masakit sa amin. Pero what I'm just trying to point out is... maigi na yung parang naano na kami, nabinyagan kami ng problema when we tried having a baby, giving a sibling to Olivia. This happened during the pandemic. We tried IVF twice. And it was on the second try na nakabuo kami, pero hindi siya lumaki. So, sometimes, you know, pagka ganun yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, again, iisipin mo, bakit? And then again, you think after, it just made you stronger? Ako siguro, ang masishare ko, dalawa lang naman yung ways ko to cope in a way sa pag may pinagdadaan na kami. Sinasabi ko kay Nikki na parang hayaan mo lilipas din to and there will come a time pagtatawanan lang talaga natin to at ayun, kukwento tayo, so tatawa tayo. Ganun. So second, every Sunday, kunwari pag may prayer, magsisimba kami, prayer ko lang na parang kung eto talaga Lord, then ano, tatanggapin ko lang. Ganun talaga. Kaya swerte talaga ako, siya na pangasawa ko. Grabe.